Tumayo na po tayo mga sarili. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Muli po, binigay mo sa amin ang pagkakataon na magkatipong muli sa iyong banal na harapan. Salamat po ng napakarami, Ama. Nakatawid kami sa taong 2020 at ngayon ay nagsisimula na kaming maglakbay sa taong ito. Ito ang unang pagsamba namin sa taong ito, Ama. Salamat po. Hindi mo kami binibitiwan. Ikaw ang aming Diyos na buhay na laging nagmamalasakit sa amin. Itinataguyod mo kami hindi lamang sa aming pamumuhay sa mundong ito. Higit sa lahat aming Ama, ikaw po ang tumutulong sa amin para patuloy naming maitaguyod ang aming mga paglilingkod sa iyo. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Napakahirap man ng aming paglalakbay ngayon. Sagana ang mga kalumbayan. Mabigat ang mga pagsubok. Ngunit aming Ama, ikaw ang laging tumutulong at umaalalay sa amin. Ang katunayan ay narito kami. Hindi lamang taglay namin ang buhay at lakas. Higit sa lahat, namamalaging matatag. Umaasa at nananalig sa iyo. Nagpapatuloy sa pakikipagbaka. Alang-alang sa pananampalataya. Sinisikap na maipagtagumpay ang kahalalang ipinagkaloob mo sa amin. Kaya kailanman ay hindi namin malilimot at lalong hindi namin pababayaan ang ganito naming mga pagsamba. Salamat ng marami o aming Ama. Patuloy mong ibinibigay sa amin ang paraan at ibinibigay mo sa amin ang pagkahangad na ikaw ay lagi naming hanapin, lalo na sa panahon ng aming pagsamba. Nangunguli lamang kami sa pagsamba namin sa iyo sa loob ng iyong tahanan. Ngunit nagpapasalamat kami, Ama. Wala mang kami sa loob ng iyong tahanan. Ngunit lagi kang kasama namin sa bawat sandali na kami ay nasa pagsamba. Pinupuri ka ng iyong mga hinirang. Tanggapin mo kaming lahat. Wala kang itatangi sa amin. Wala kang itatakwil. Huwag mong tingnan ang aming pagkatao. Maawa ka po aming Ama. Muling patawarin mo kami sa lahat ng aming mga sala. At muling linisin ang aming buong pagkatao. Hayaan mo po na makapag-alay kami sa iyo ng isang katampatang pagsamba na marapat para sa iyong kalwalatian. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming lilimutin sa aming pagkakatipon ngayon. Muling mahayag sa amin ang pangako mo na kung saan kami nagkakatipon sa iyong pangalan, turuon ka sa aming kalagitnaan. Halika, Panginoong Hesus,
Huwag mo kaming iiwan sa buong panahon ng aming pagtitipon. Muling palakasin ang aming mga kaluluwa. Muling tanglawan mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mga kautusan. Ama, nakagayak na po kami na tanggapin ang iyong mga aral. Tulungan mo po na lalo naming kasabikan ang pakikinig ng iyong mga aral. Di lamang humangga sa aming pandinig, kundi ang higit sa lahat. Pakita mo pong ibinubuhay namin magkaroon ng bisa sa buhay ng iyong mga anak ang bawat katotohanan na aming tatanggapin. Lalo kaming maging angkop at karapat dapat sa iyong paningin. Maging angkop kami higit sa lahat sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Nagkakatiwala po kaming lubos. Mamamalaging kasama ka namin sa buong panahon ng aming pagsamba, Ama. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, kahapon po ay Enero 2, kaarawan ng mahal nating kapatid na yumauna, kapatid na Eranio G. Manalo, ang matwid na namahala sa iglesia sa loob ng 46 na taon mula 1963 hanggang 2009 nang siya'y papagpahingahin ng Diyos noong Agosto 31 ng taong yaon. Bagaman malauna siyang pinapagpahinga ng Diyos, subalit buhay na buhay po siya sa ating mga puso. Ang paninindigan po natin sa katwiran ay siyang matibay na katunayan ng kanilang makapangyarihang pamamahala sa iglesia na punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga po, hindi natin siya malilimot kailanman tulad ng sugo sa mga huling araw. Bilang paggunita po sa kaarawan ng mahal nating kapatid, papaksain po natin ang isang mahalagang leksyon tungkol sa kung ano ang nagbibigay kagalakan sa tunay at matuwid na namamahala sa iglesia. Sa ganito pong paraan, muling manariwa sa atin ang mahalagang aral ng Diyos na dapat nating tinutupad at patuloy na tutuparin hanggang sa wakas, upang matiyak po nating hindi masasayang ang mga naging pagpapagal at sakripisyo ng mga matuwid na namahala sa atin. Ano po ang nagbibigay kagalakan sa matuwid na pamamahala? Pakinggan ninyo sa unang Tesalonica 3:8-9, sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami. Kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Sapagkat ano nga pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos? Dahil sa inyo. Dahil sa buong kagalakan na aming ikinagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Ano po ang nagbibigay kagalakan sa matuwid na pamamahala? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Anungang pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo. Dahil sa buong kagalakan na aming ikinagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Ganito rin po ang damdamin noon ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Para sa kanila, walang sapat na salita ang maaring bigkasin upang ipahayag nila kung gaano ang kanilang pasasalamat sa Diyos. Ito ang nagdulot sa kanila noon ng kaligayahan na ang mga kapatid ay matatag
sa pananampalataya. Tayo po at ang lahat ng mga kapatid sa iglesia na naninindigang matatag sa pagsunod sa Diyos, ang mga buhay na patotoo na naging bunga ng pinagpunyagian ni kapatid na Eranyo Manalo na kanilang itinagala. Paano tayo mamamalaging matatag at matibay sa pananampalataya? Ano po ang laging panawagan noon sa atin ng kapatid na Eranyo Manalo? Pakinggan ninyo sa 1 Tesalonica 4:1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, sa pambagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ano po ang laging panawagan noon ng batwid na pamamahala na si kapatid na Eranyo Manalo? Para mamalagi tayong matatag sa pananampalataya at makatiyak ng kaligtasan katulad ng panawagan noon ni Apostol Pablo, ang sabi niya, mga kapatid, sa pangbagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano yon? Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Anong uring pamumuhay? Sang-ayon sa inyong natutunan sa amin. Pansinin po ninyo yon. Sang-ayon sa inyong natutunan sa amin. Yung natutunan natin sa kanila. Sa sugo at sa kapatid na Eranyo Manalo. Lalo nating pagbutihin yung pamumuhay na nakasalig dun sa mga aral na ating tinanggap. Bakit? Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang nakalulugod sa Diyos eh. Kayo tatanungin ko, mga kapatid, meron pa bang kulang sa mga itinuro sa atin ng sugo at ng kapatid na Eranyo Manalo? Lalo na ang kapakanan ng ating kaligtasan sa araw ng pag-uupo. Wala na. Itinuro na sa atin ng sugo at ng kapatid na Eranyo Manalo ang lahat ng mga aral ng Diyos at ng Panginoong Hesus na kailangan nating matutunan. Ano na lamang ang kailangan? Isakatuparan po natin lahat. Paano? Ang sabi, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya habang papalapit po ang araw ng paghuhukom, lalo naman tayong mabuhay ng malinis at matuwid sa harap ng Diyos. Ito ang lalong magpapatatag sa atin, sa piling ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat, ito ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ano ba ang dahilan ng pagkatawag sa atin ng Diyos sa loob ng iglesia na siyang laging panawagan din sa atin noon ng KRT? 1 Tesalonica 4:7 hanggang 8. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahanayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ano po ang dahilan ng pagkatawag sa atin ng Diyos sa loob ng iglesia na siyang laging panawagan sa atin noon ng kapatid na Eranyo Manalo? Ang sabi ng Biblia, tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ito po ang walang sawang ipinayo sa atin noon ni kapatid na Eranyo Manalo. Mabuhay tayo sa kabanalan. Ano po bang nakababanal sa tao? Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya gusto nating matiwasay na makatawid na muli sa taong ito at higit sa lahat makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Laging manariwa sa ating puso ang mga pangaral sa atin ng KRD. Huwag nating iisiping maliit na bagay lamang ito o kaya ay ipagwalang bahala at lalong huwag nating ahamakin ang mga aral na ito. Bakit? Kapagkat ang sabi
ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Mahahapis ang Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Pagka sa halip na sundin natin ang mga aral ng Diyos, nabuhay tayo sa paglabag. Darating ang panahon, mahahapis ang Espiritu Santo, babawiin ng Diyos ang Espiritu sa ating mga puso. Pagka ganun po, nanganganib na hindi na tayo maligtas. Kapag ka hindi tayo nagbago, ano pa laging tagubili noon ng kapatid na Eranio Manalo na mahalagang aral ng Diyos na may malaking kinalaman sa kaligtasan? Unang Tesalonica 4:9. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Ano pa laging tagubili noon ng kapatid na Eranio Manalo na mahalagang aral ng Diyos at may malaking kinalaman sa kaligtasan ang tungkol sa pag-ibig na dapat nating iukol sa ating mga kapatid. Kailan dapat nating lalong pag-ibayuhin ang pag-ibig sa isa't isa? Ngayon, sa ating panahon, napapalapit ng papalapit ang araw ng pag-uko. Ngayon lalo nating ipakita sa gawa, hindi sa bibig, ang pagmamahal sa mga kapatid. Lalo na sa mga mapagkailangan dahil sa kanilang abang kalagayan. Lalo na yung mga kapatid nating naging biktima ng matinding pang-aapit, panggigipit ng mga taong makapangyarihan. Maging yung mga kapatid na naging biktima ng mga kalamidad at salot. Na nakikita naman natin kung ano, gaano na ang kalubha ang mga pangyayari sa ating panahon. Araw-araw nababalitaan natin ang mga matitinding kalamidad at yung salot, yung epidemya na lalo pang bumabagsik. Isipin po natin. Ngayon lalong dapat mahiyag at ipakita sa gawa yung pag-ibig sa kapatid. Kayo ang sumagot, mga kapatid. O, pag-ibig ba sa kapatid? Yung sila'y usigin o gipitin o kaya'y apihin? Pag-ibig ba ang ituring mo yung kapatid na kaaway dahil sa paninindigan niya sa katwiran? Pag-ibig ba yung sira ang puri mo yung kapatid? Eh yung sinasabi mo'y wala namang katotohanan kundi gumagawa ka lang ng kwento kasinungalingan para siraan yung kapatid? Mga kapatid, ang aral ng Diyos tungkol sa pag-ibig sa kapatid, isa po sa mga pangunahing aral na dapat tuparin ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ano ba pala ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia na gagawa ng masama laban sa kanyang kakapatid? Unang Tesalonica 4:6, sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid. Kapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Ano babala ng Diyos sa mga kaanib sa iglesia na nagagawa ng masama laban sa kanyang kakapatid? Ang sabi ng Biblia, wag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid. Bawal. Kasi sinabi, wag, bawal. Bakit ayaw ng Diyos yun? Bakit bawal sa iglesyang gumawa ng masama laban sa kapatid o dayain yung kapatid kapagkat parurusahan ng Diyos gumagawa ng ganitong kasama? E noon pa sa panahon ng mga apostol, meron ng ganitong uri ng mga kapatid na niyuyurakan ang karapatan at sinisira ang dangal ng kapatid sa iglesia. Eh lalo na kung medyo mataas ang kalagayan sa buhay. Eh lalong masama kung isang ministro na ginagamit yung kanyang karapatan para gipitin at apihin ang kapatid. Palalampasin ba ng Diyos
ang kasamaan ng ganitong uri ng kapatid. Hindi. Hindi makaliligtas sa parusa ng Diyos ang lahat ng mga kapatid na nang-aapi at nanggigipit sa atin. Higit sa lahat ang mga pumatay sa mga kapatid na tumutulong sa pamilya ng KRD. Lalong hindi makaliligtas ang mga ministrong landaraya sa mga kapatid sa paglilihim nila sa mga kapatid tungkol sa mga katiwaliang nangyayari sa loob ng iglesia at pagpapakalat ng mga kasinungalingan upang sirain ang dangal ng mga naninindigan sa katwiran, lalo na ang asawa ng KRD at mga anak. Ano naman ang aral ng Diyos na itinuro sa atin patungkol sa mga gumagawa ng masama laban sa atin? Pakinggan ninyo sa talatang 15, huwag ninyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ano pong aral ng Diyos na itinuro sa atin ng KRD? Patungkol sa mga gumagawa ng masama laban sa atin, kung ano ang itinuro ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yun ang lagi nilang ipinapayo sa atin. Huwag ninyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Yung sabi nga ng Diyos, akin ang paghihiganti. Kaya sa halip na mag-isip, paano gumanti? Anong dapat pagtuunan ng ating isip? Yung sabi, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Tularan po natin ang pamilya ng KRD. Hanggang ngayon, walang tigil ang pang-aapit, panggigipit sa kanila, mga kapatid. Para po sa inyong kaalaman. Ang ka-angel hanggang ngayon ay nasa kulungan kasama ng ibang panating mga kapatid. Nagtitiis. Katakot-takot ng tinanggap nilang mga panggigipit, pang-aapi. Mga masasakit na mga salita na pawang kasinungalingan. Subalit nung miniminsan eh, hindi man sila nagbalak lang na gumanti. Hindi man nag-isip. Na hindi man nagsalita. Nang masama. Paganti, pabalik sa mga gumagawa ng masama. Sa halip ano makikita natin sa kanila? Buong tiyaga. Buong tiyaga nilang iniintay ang pagkilos ng Diyos sa kapakanan ng iglesia sa mga huling araw. Ganito rin po sana ang makita sa atin. Kung manatag tayo, huwag tayong makisangkot sa mga kapatid na maliligalig at mapaghasik ng mga usapin at pagkakabahabahagi sa gitna natin. Tahimik at buong tiyaga nating ipagpatuloy ang ating mga paglilingkod at pagsamba sa Diyos at ang malinis na pamumuhay. Paano pinatunayan ng matuwid na namahala sa iglesia ang dalisay nilang hangarin sa pamamahala sa iglesia para manatiling matatag ang bawat isa? Unang Tesalonica 2:8-9, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Paano pinatunayan ng matuwid na namahala sa iglesia ang dalisay at matuwid nilang hangarin sa pamamahala sa mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, yung mga aral ng Diyos, kundi maging ang aming buhay. Hindi ba't ganito rin ang nakita nating pagmamalasakit sa atin ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila ang namahala sa atin? Nagdulot ba sila ng hapis o kalumbayan sa mga kapatid? O naging pabigat ba sila sa iglesia? Buhay na saksi tayo, mga kapatid.
Nagpatupad ba sila sa iglesia ng anumang gawain o tuntunin na magpapapigat sa mga kapatid? Hindi. Ang sabi ng matuwid na namahala sa iglesia, mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw at gabi para hindi kami makabigat kanino man. Hindi kailanman nagpatupad ng gawain o tuntuning magpapapigat sa mga kapatid, lalo na sa gawaing paghahandugan. Ang kapatid na Iranyo manalo sa panahon ng kanilang pamamahala, sapat ang mga karaniwang handugan. Walang mga handugan para sa lingap at kung ano-ano pang klase ng handugan. Walang pagbibigay ng sobre. Walang pamimili sa mga kapatid. At lalong walang pagpabanta. Magkano iyong ihandog sa pasalamat? Pag hindi ka naghandog ng ganito, alaga, eto gagawin namin sa inyo. Ano yun? Hindi ba yun ay pamimilit? Hindi ba yun ay pagbabanta? Labag! Labag sa doktrina at tuntunin na ipinatutupad sa loob ng iglesia. Ang kapatid na Iranyo manalo, galit sila sa mga ministrong molestador o palahingi o mahilig magparinig sa mga kapatid. Lagi nilang ibinibili noon sa mga ministro na huwag manghihingi sa mga kapatid at huwag bibigyan ng mabigat na pasan ang mga kapatid na katulad ng labis na pagpapatupad ng iba't ibang handugan. Pinangangalagaan nilang manatili ang kalinisan ng pananalapi sa pamamagitan ng mga aral at tuntunin ng Diyos. Mga kapatid, kasama kayo sa saksing buhay sa mga bagay na yan na aming binanggit. Kung gaano kalinis ang pananalapi sa loob ng iglesia sa panahon ng sugo hanggang sa panahon ng kapatid na Iranyo Manalo. Kaya nga hindi nangutang. Ano yung utang? Sabi nga raw ng sugo, yan ay buwisit. Eh kahit sa labas eh, kahit sa anumang organisasyong panlupa, pagkautang, ano yan? Negatibong impression yan. Tagumpay ba yan kung ang isang organisasyon may malaking utang? Yan ang katunayan ng kabiguan. Bakit mangungutang at imbigo? Papayag ba ang Diyos? Yung lingkod niyang namamahala sa bayan niya ay mangungutang, siya ang kasama. Kung kasama ang Diyos, eh wala, walang utang. Hindi papayag ang Diyos. Pawang tagumpay. Ang nahayag sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng leader na kinakasihan ng Diyos. Walang kabiguan. Pagka natin naalaala yung ganyang mga bagay, mga kapatid, naalaala natin maiwasan, mangulila, hanapin yung ganong uri ng pamamahala. Totoong nagmahal at nagmalasakit sa atin. Ano ang pag-asa nila ng mga tunay na namahala sa iglesia? Dumating man ang kanilang pagpanaw. Pakinggan ninyo sa 1 Tesalonica 2:19-20. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus? Pagparito niya, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Mga kapatid, ano ang pag-asa ng tunay na namahala sa iglesia? Dumating man ang kanilang pagpanaw, sabi ni Apostol Pablo,
Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus? Pagparito niya. Oo! Kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Hindi ba't itong mga pangungusap ni Apostol Pablo bilang tagapamahala noon ay siya rin ipinahayag sa atin noon ni kapatid na Heranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa na sa araw na mapalad sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, tayo na mga tapat na iglesia ni Kristo ang may pagmamalaki nila sa pagharap ng Panginoong Hesus upang dalhin sa piling ng Diyos. Huwag sanang mawala ng kabuluhan kung pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ng kapatid na Heranyo Manalo sa lahat ng kanilang mga pangaral nila sa atin sa kapakanan ng ating kaligtasan sa araw ng paghukom. Huwag nawang mabigo ang sugo at ang KRD sa kanilang pag-asa na muli nila tayong makikita sa pagkabuhay na mag-uli at magsama-sama sa bayang banal. Ano ang laging panalangin noon ng kapatid na Heranyo Manalo para sa ating kapakanan na dapat magsilbing inspirasyon natin sa paglalakbay sa taong ito? Kalawang Tesalonica 1:11. Dahil dito, lagi namin kayong itinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Ano laging panalangin noon ng kapatid na Heranyo Manalo nung sila'y nabubuhay pa para sa ating kapakanan na dapat magsilbing inspirasyon natin sa paglalakbay natin sa taong ito. Katulad ng panalangin noon ni Apostol Pablo, ang sabi niya, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawain ibinunga ng pananampalataya. Maawa sana ang Diyos na ito ang ibasbas niya sa atin ngayon sa ating pagtitipon. Yayamang ang pagtitipong ito, ang unang pagsamba natin sa taong ito. Matupad po nawa sa atin ang panalangin ng matuwid na tagapamahala na ipagkaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating mabuting hinahangad. Mga kapatid, ano-ano ang inyong mabubuting hangarin para sa inyong sambahayan, para sa inyong mga anak, anong hinahangad ng mga magulang, anong hinahangad ng mga nanghihina, ng mga may karamdaman at nalulumbay? Anong mabuting ninanasan ng ating mga puso para sa taong ito? Ipabaunawa sa atin ang Ama sa pagsambang ito ang katuparan ng lahat ng ating mabubuting hangarin. Igit sa lahat, maging ganap nawa ang ating mga gawa, bunga ng pananampalataya, ang ating mga pagsisikap at pagpapagal sa paglilingkod sa Diyos upang siya'y sumaati magpakailan-kailanman. Tumayo kayo mga kapatid, tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo sa liwanag ng mga salita mo na muling sinariwa sa amin sa pagkakataong ito. Hindi man namin kapiling ng kapatid na Heranyo Manalo sapagkat malaon mo na siyang pinapagpahinga, subalit buhay na buhay sa aming mga puso ang kanyang mga pangaral sa amin. Hindi namin kailanman malilimot ang aming mahal na kapatid, 46 na taon na namahala sa amin
punong-puno ng pagmamahal at ng pagmamalasakit. Totoong pagmamahal na walang bahid ng anumang paghahangad o ng anumang bagay na maaari na maging dahilan ng anumang kaguluhan at kasamaan sa daigdig. Ang inahangad nila, makarating kami sa kasakdalan, makarating kami sa iyong bayan, sa bayang banal na siyang aming tunay na tahanan. O aming Ama, nangangako kami sa iyo, hindi mawawala ng kabuluhan ang mga pangaral sa amin ng Sugo at ng kapatid na Heranio Manalo, ang kanilang mga naging pagsasakit sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Paalagahan namin, pagyayamanin namin ang mga kautusan mo, ang mga aral mo na kanilang itinuro sa amin. Ipagpapauna namin sa aming buhay. Gagawin namin ang lahat ng bagay na nakalulugod sa iyo. Mabubuhay kami na tulad ng inaasahan mo sa amin. Huwag mo lamang kaming pababayaan, katulad po ng aming narinig na panalangin ng matuwid na tagapamahala sa kapakanan ng iyong mga hinirang. Matupad nawa sa buhay namin, lalo na sa taong ito, nagsisimula na kaming maglakbay. Ang taong ito na aming lalakbayin, nagpapasimula pa lamang, punong-puno na ng mga alalahanin, lalong bumibigat at naging mabagsik ang malaganap na epidemya. Walang tigil ang mga kaguluhan, ang iba't ibang kalamidad at mga kasamaan sa mundong ito. Maawa ka. Alam mo naman ang aming mga puso. Alam mong mabubuting hangarin ng mga magulang, ganun din ng mga kabataan. Ngayon sa pagsambang ito, ibasbas mo sa amin ang lahat ng mabuting hangarin ng aming mga puso. Maging ganap ang aming mga gawa, bunga ng pananampalataya. Magatid sa amin sa piling mo ang aming mga pagsisikap at pagpapagal sa aming mga paglilingkod sa iyo. Nakahanda kaming magtiis, nakahanda pa kaming makipagbaka sa matitinding mga pagsubok. Alam naming pagdaraanan pa namin, ngunit huwag mo kaming iwan kahit saglit sa aming buhay. Wala kaming magagawa nang hiwalay sa iyo, Ama. Ikaw lang ang dahilan bakit kami nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Huwag mong pababayaan ang mga kabataan. Maawa ka po sa maliliit mong mga anak. Gamitin mong mabuting kasangkapan ng mga magulang para ituro sa kanilang yung mga aral. Yayamang alam na namin at tinanggap na namin ang lahat ng mga aral na dapat naming ibuhay. Payagan mo pong maisalin ito ng mga magulang sa mga anak, lalo na kung ang mga anak ay maliliit pa, para lumaki rin sila na mananampalataya, mga tunay na mga Kristiyano na magtataguyod ng tunay na mga paglilingkod at pagsamba sa iyo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami. Madapnan mo kami. Matatag sa aming pananampalataya. Kung sakaling datnan mo kami na nasa libingan, isama mo kami, Panginoon, sa unang pagkabuhay na maguli para tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ama, sumasampalataya na po kami. Narinig mong aming mga panalangin.
Binasbasan mo kaming lahat at hindi namin nalilimot idalangin sa iyo ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. O aming ama, maawa ka po. Huwag mo silang pababayaan. Ang kateni, ang kanilang mga anak na nanindigan sa iyong katuwiran. Kasama sila at kawaksi ng kapatid na Iranyo Manalo sa mahabang panahon na pamamahala sa iglesia. Marami rin silang naging sakripisyo. Alalahanin mo lahat ang naging pagpapagal nila. Tulungan mo na sila, ang lalo na pong mga nasa kulungan. Makalaya na nawa ang aming mga kapatid. Muli nilang makapiling ang kani-kanyang sambahayan. Sumasampalataya kami, Ama, sa taong ito ng aming paglalakbay. Ikaw ang lagi naming kasama sa bawat sandali ng aming buhay. Ano man ang mangyari sa mundo, ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming kandungan, ang aming matibay na muog, ang aming sanggalan. Purihin ka, Ama, sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.